Ayan, welcome back mga kabarangay. Kamusta mga idol? Gagawa tayo ngayon ng dipstick, pero ang dipstick na po ito ay kakaiba po ang kanyang hiwa, pa-strip, kasi nga ang ating baka ay medyo malitid. Ito po ay kinchi bunlis. So kung may sirloin kayo or tenderloin, siguro pwede yun yung mga palapad. Paplat ang hiwa mga kabarangay. So nakadipindi po sa baka, sa laman ng ating beef. So kaya ito pa strip una-una ay dahil ito din po ay pangkantin lang at pangkarinderya mga kabarangay. Ay yan. At syempre una-una, imarinate muna natin ang ating beef strip. At syempre mas maganda kung maraming kalamansi, dahil ito po ay beef stick Tagalog style mga kabarangay, na pangkantin lang, pangkarinderya ang ating sistema rito. At syempre imarinate natin sa sukal, konting soy sauce, magis sabor, at syempre yung oyster sauce. Yan, paminta, bitsin yan mga kabarangay ang pag-marinate natin. Marinate natin, so ayon sa dipindi kung kailan nyo gagamitin. Ito, marinate natin ng mga 8 hours para kinabukasan pa po natin ito lulutuin. So marinate ko po ito ng gabi. So ayan, dahil mag-iluluto na po natin ang ating beef strip na nakamarinate na. Siyempre, igisa muna natin ang ating sibuyas. Siyempre yung bawang, ayan mga kabarangay. Gisa-gisa lang po natin, i-brown lang po natin, lutuin po natin ng maayos, kasi bago natin ilagay ang ating nakamarinate na beef strip. Ayan mga kabarangay, napakasimple lang nito, pangkarinderya, pangkantin, ayan. So ayan na po ang ating nakamarinate na beef strip mga kabarangay. So igisa na po natin, talo-haluin lang natin para maging maayos din ang ating pagluluto mga kabarangay. Ayan. Para gisang-gisa. Siyempre maliban doon sa templado na, dahil nakamarinate na, kailangan pa rin natin mga kabarangay ng timplahan ang ating beef stick. So ayan, naglagay na po tayo ng tubig. At syempre, timplahan ulit natin ang panibago ng soy sauce. Ayan mga kabarangay. At syempre, oyster sauce. Kung may magis seasoning, lagyan natin. Syempre, yung paminta. Ayan, at konting magic sarap. Pero kung hindi kayo mahilig maglagay ng magic sarap, walang problema. Ayan mga kabarangay. At takipan lang natin at hayaan siyang maluto. So ayan ang mga kabarangay, medyo malambot na. So ayan, nag-additional tayo ulit doon ng kalamansi juice maliban dun sa pagmarinate natin. At syempre tansyahin na natin ang lasa at titikman na natin, dahil magpa-final na po tayo at paluto na. Syempre kung kulang ng tuyo, dagdagan natin. Kung kulang na medyo ng brown sugar or white sugar, dagdagan natin, pampabalance po sa lasa. Laging may brown sugar pag ako nagluluto. Pero kung kayo walang brown sugar, walang problema. Ito po ay aking diskarte lamang mga kabarangay. Ayan. Tikman na natin, final na natin ang lasa kung okay na. So ayan, lagyan na po natin siya ng cornstarch para medyo pampalapot. So kung iniisip nyo maraming sauce, mali, kunti lang po yan mga kabarangay. Pag uras, hinango na yan dyan at ilagay sa ating mga estante, maya maya lang natutuyo na po yung sauce nyan, lalo na sa mga canteen karinderya pag dinisplay. At isa pa po, dapat talaga may sauce, kasi ang ating mga customer ay laging humihingi ng mga extra sauce. Ayan po ha, malinaw yan. At sa dahil medyo malapot na siya, ilagay na po natin ang ating pampalasa. Ito ang tatak ng pagiging beef stick. At syempre yung maraming red onion o white onion. So mas marami, mas malasa mga kabarangay. Ayan. Yan po talaga nagpapalasa bilang isang beef stick Tagalog. So ayan, luto na po ang ating beef stick Tagalog na nakahiwa sa ating strip. Ayan. So ayan, lagyan natin kung nangyari ng design. Ganyan naman talaga para maganda sa displayhan. Ay ibabaw lang natin sa ating dipstick Tagalog mga kabarangay. Para pag dinisplay natin, may magandang ganda man lang sila nakikita ng ating mga customer.